Mainit ngayon ang gobyerno sa mga nagpapautang ng 5-6 na kadalasan mga Indian national. Masyado raw kasing malaki ang kinukubra nilang interes. Sa kabilang banda naman, ilang pamilyang Pilipino ba ang naitaguyod ng mga nagpapautang ng 5-6? Sa totoo lang, sa usaping ito, paano nga ba maitutuwid ang mali? Hindi lang sila ang nagpapa 5-6, pero walang dudang, sila ang pinakamarkado. Ika nga nila, ang Pinoy, pag nagigipit sa kanila, kumakapit. Ang karaniwang tawag sa kanila, hango, sa syudad na kabisera ng Maharashtra State sa India, ang Mumbai. Karamihan sa mga Indian national na nagpapautang sa Pilipinas mula sa Punjab. Madalas silang nakikitang umiikot sa mga bayan-bayan o sa mga syudad ng ating bansa. Nakasakay ng motorsiklo. Sila ang nagpauso ng pahulugan para makabili ng mga gamit sa bahay, katulad ng kulambo, kaserola at payong. Tinatayang kasalukuyang may 50,000 na Punjabis na narito ngayon sa Pilipinas. Nakalaunan nga nakilala sa sistemang pautang na kung tawagin 5-6. 20% ang kadalasan nilang sinisingil na interes. Karamihan sa mga tindera sa Cloverleaf Market sa Balintawak, sa kanila kumukuha ng puhunan. Na kayo, alin na kayo, mura lang dito. Katulad ng 65 anyos na tindera ng gulay na si Nanay Susan. Pagbalik ko mula sa abroad, nang hiram na lang ako ng puhunan para makapag-umpisa uli ako. Dekada 80 pa raw nung nagsimulang mangutang si Nanay Susan sa mga Indian national. Ano po sa'yo? Ayorin niyo ko ha! Ang kanyang pambayad, ang kanyang panghulog sa kanyang inutang tuwing umaga kinukubra. Laking pasasalamat daw ni Nanay Susan sa mga Indian national. Kung wala ang mga ito, hindi aasenso ang kanilang buhay. Nakabili na siya ng 2 lote, nakapagpatayo ng sariling bahay, nakapagpundar ng sariling pwesto sa palengke, pati na ang mga 4 niyang anak na katulad niya. Sa 5-6 din ng mga Indian national umaasa. Sa Bombay kasi, pag nagsabi ka at sinabi bukas bibigyan kita, matik yun, bibigyan ka nang doon. Walang pipirman dito, pipirman. Yun ang kainaman. Kahit 5-6, malaki din ang tulong. Katulad ni Nanay Susan, pangungutang din sa 5-6 ang takbuhan ng 53 anyos na si Lourdes. Pandagdag puhunan sa kanyang maliit na tindahan. Pero hindi lang daw sa mga Indian siya nangungutang, pati na sa mga kapitbahay niyang Pilipino na nagpapa 5-6 din. Siyempre po kaming nangangailangan, choice na po kami kahit po gaano kalaki ang tubo. Kukuha po kami dahil po kailangan po namin. Kaya wala po kaming magagawa, sir, kahit patung-patung po ang tubo kasi po wala naman po kaming ibang pagkukuhaan kundi doon lang po. Pero sa linggong ito, sinubok ang pamilya ni Lourdes. Na-admit kasi sa ospital ang kanyang mister na si Abraham dahil sa diabetes, hypertension at sakit sa bato. Kaya para meron siyang maipambili ng gamot para sa kanyang mister, umutang siya ng 5-6 sa kapitbahay niyang si Melda. Hindi niya tunay na pangalan. Siyempre po, mahirap. Minsan po, naisip ko na po na sana ako na lang mamatay na sana ako para wala na pong problema. Kasi po, ayaw ko din pong makita ang asawa ko na naghihirap po. Minsan sabi ko po sa kanya, pag sinasabi po niya na bukas wala na naman tayong pera, saan na naman tayo kukuha ng pambiling gamot? Sabi ko naman po, huwag kang mag-alala kasi uuwi na lang ako, gagawa akong paraan doon kung saan ako makakautang na naman kahit pa konti-konti. Magkano ba ang tangin mo? Dagdag po sana ako ng 5,000. 5,000 na ngayon ang una mong utang eh. Hindi, bali na. Basta mapapautangin mo lang ako ngayon. Sige na, parang awa mo na. Dagdagan mo na lang ako. Sigurado mo yung maibalik mo agad yun? Babayaran ko. Hindi ko mapangako na agad-agad. Pero basta babayaran ko. Siguro naman hindi aabot ng 1 taon. Pero dahil may utang pa si Lourdes na hanggang ngayon hindi na babayaran, kinailangan niyang magmakaawa. Nahihiya din po, lalo na po pagpagsalitaan ka po ng hindi maganda ng inutangan mo. Kasi minsan po nakakarinig po kayo ng salita tapos sasabihin sa inyo, mangutang ka na naman, kailan mo na naman yan bayaran. Parang ganun po, napakasakit po kaso lang, tinatanggap ko na lang po dahil po kailangan po sir eh.
Simpleng may bahay si Lourdes. Tricycle driver naman ang kanyang mister. Dahil malimit silang kapos, kalimitang sa 5'6 kumakapit. Ito raw ang nagsalba sa kanila sa loob ng 20 taon. Dumating pangaraw sa punto na pati ang kanilang bahay na isanla para meron lang silang maipambayad sa kanyang mga atraso. Meron pong 15,000, meron pong 10,000. Meron pong 6,000, meron pong 5,000. Ano bang gagawin ko? Sabi ko, siguro, maigi pa siguro magbinti na lang para matapos lahat. Ganun po. Tapos minsan sabi naman po ng anak ko, binibiro po ako na, ay mama, kung magpapakamatay ka, ako din pong sisingilin ng mga inuutangan mo. Bakit nga ba yung mga tao nagre-resort to that? Una, pag pumupunta ka sa bangko, kailangan mo ng collateral. Pag wala kang collateral, hindi ka nung pautangin. Pangalawa, napaka-cumbersome ng process para gawin mo yun. Thirdly, nakakatakot pa pumirma. Naku, baka ang daming mga pipirmahan na din, hindi mo malalaman na paki-legalist ng language. Pang-apat, matagal. Before you, probably you need the loan now, but it will be released after several, a month or two. Pero ngayon, nangangamba si Lourdes na tuluyan ang mawalan ng mauutangan. Nito lang kasing Martes, naglabas ang Department of Justice ng kautusan na arestuhin at ikulong ang mga nagpapa 5-6 na walang kaukulang permit. Illegal kasi ito, lalo pat hindi nabubuwisan ng gobyerno. It's unconscionable. You could not accept that kind of interest anymore. Although not criminal, pagdating sa civil cases, hindi kinakuha niya, hindi ni-recognize siyang ganyang kataas na interest. Pero ang ilang Indian national na nagpapautang, umalma sa kautusan, lalo pat binantaan silang ipadideport. Handa raw silang makipagtulungan sa gobyerno para gawing legal ang kanilang negosyo. Hindi po talaga ito abusement. Mga yung Filipino, wala talaga sila pag-asahan sa bangko o sa ibang kahit ano. So don't consider that we are abusing them. So please help us, bigyan kami ng bagong guidelines. Pangungutang nga ang sumasalba sa buhay ng maraming Pilipino. Pero ang usapin na may kinalaman din sa pera o utang, ang madalas na ugat ng alitan, pati na ng krimen. Magpahanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ng 59 anyos na si Lolo Serio ang sinapit ng 64 anyos niyang pinsan na si Lola Florentina taong 2013. Kilalang nagpapa 5-6 sa kanilang bayan sa Aklan si Lola Florentina. Hanggang isang araw, natagpuan na lang itong wala ng buhay. Nadiskubre rin nilang nawala ang belt bag ng matanda na naglalaman ng perang nakubra niya mula sa kanyang pa 5-6. Hinala ni Lolo Serio, may kinalaman ang pagpatay sa kanyang pinsan sa kanyang pagpapautang. Wala rin nga kung alam na may nakakalaawayan doon eh. Masakit pa sa amin yun dahil hindi pa nga nasolve yung kaso nun. Kaya wala kami magawa, wala kasi muna magtitestigo eh. Pero magpahanggang ngayon, wala pa rin malinaw na lead o update ang pulis sa kaso. Unidentified pa rin yung suspect ng gumawa ng kriminal. Nakakita, kaso lang hindi niya namukaan. Kaya ang mga kamag-anak ni na Lola Florentina patuloy na humihingi ng hustisya. Sana sumuko ka na para gumanga naman yung problema natin, pati problema mo. Sa lahat ng ito, may leksyon tayong dapat matutunan. Mag-ipon para sa anumang pangangailangan. Katulad ng ginawa ng lolong ito na nakaipon ng mga barya-barya na umaabot na ngayon sa isang sako. Dito sa Nueva Ecija, natagpuan namin ang 74 anyos na jeepney driver na si Lolo Rolando. Inisip ko na yung magkuha-ipon pa unti-unti dahil kung meron akong gustong bilhin, may kabanehiya sa anak mo, hingi ka, may pamilya na rin yon. Nagsimula raw siyang mag-impok ng barya taong 2010 pa. At nung nagdesisyon siyang bilangin ang lahat ng ito, nito lang Oktubre, laking gulat niya. Umabot na pala ito ng 100,000 pesos para siyang tumama sa jackpot. Hindi namin alam na nag-iipon siya. Na-surpresa nga kami nung malaman namin. Siyempre, nakaka-proud. Ang naipong pera ni Lolo, ipinambili niya ng kabayo at bagong motorsiklo. Hindi naman sinasabi ko, okay, gayahin niyo. Importante sa inyo, umisip ng para makaipon.
Samantala, nito lang Sabado, si Lourdes kumapit muli sa patalim. Muling nagbaka sakaling mangutang sa 5-6. O, tamin mo na ako. Dagdagan mo na. Balik mo agad, ah. O, sige. Yan, ah. Papatayin mo kita. Balik mo lang to, ah. Salamat, ah. Hindi ka lang naman nagigipit, ah. Mabait ka naman talaga, eh. Kaya nga sabi ko sa'yo, eh. Kaya nga dito ako sa'yo lumalapit kasi alam ko pang bigyan mo ako. Pangako mo, ah. Balik mo agad yan, ah. Pero hintayin mo lang ako. Huwag mo lang ako nagigipitin, ha. Masarap po sa pakiramdam kasi po, makakabili na po ako ng gamot na yun. Malalapatan na po ng gamot yung asawa ko po. Ang nahiram na pera, agad niyang ibinili ng gamot ng kanyang mister. Kami pong mga maliliit na tao, hindi naman po nakikita ng gobyerno, eh. Kung sino po yung mga mayaman na maraming pira, yun lang naman po ang napapansin ng gobyerno. Pwede ka po humingi ng tulong sa gobyerno, katakot-takot din naman po na mga prasising ang hihingiin sa'yo. Kaya doon na lang po kami sa 5-6 kasi wala na pong maraming kuskus malungos, magbibigay na po sila.